Magandang araw mga fellow Comariconeño. Ronan Ramos po ng Team Birds and Beans Cafe. Ngayong araw pong ito, magluluto po tayo ng popular dish dito sa Marikina. Ito pong everlasting. Hindi po magiging kompleto ang pagiging Marikino pag hindi po natikman itong everlasting. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng everlasting. Gagamit po tayo ng 1 kilo na pork. Tapos gagamit din po tayo ng mga medium size na sibuyas. 1 tablespoon na garlic. Tapos mga medium size na carrots, yung chop, i-chop na po natin. Saka mga half size ng medium size na bell pepper. Tapos meron din po tayong limang itlog na gagamitin natin para doon sa limang tray na gagamitin natin mamaya. Tapos ito po yung mga pang-garnish natin mamaya. Gumawa po tayo ng mga ng boiled egg. Tapos yung mga strip na bell pepper, saka itong strip na carrots. Tapos meron din po tayong tomato sauce. Ito pong green peas. Ito pong sweet pickle relish, gagamit din po tayo. Tapos ito pong raisin. Saka ito pong panipala natin, ito pong black pepper, saka salt. Since dito po sa Folsom, wala po available na lanera, ito po yung gagamitin natin, itong aluminum small tray. Gagamit po tayo ng lima. Saka itong aluminum na foil, pambalot po rito sa tray na gagamitin natin. Tara po, magpisa na po natin ang pagluluto ng everlasting. Tara po, simulan po natin ang pagluluto ng everlasting ng Marikina City. Maglagay po muna tayo ng mga at least 2 tablespoons na oil. Unahin na po natin itong sibuyas. Normally po, may kanya-kanyang paraan po ng pagluluto ng everlasting na, dito sa Marikina. Maria, ibang way po yung paraan ng magluto ng everlasting ng lola ko saka yung kapatid ko dyan po sa Marikina. Ginagawa po nila, pinagsasama-sama na po nila yung ingredients, lahat po, parang minamarinate na nila. Pero ngayon po, gagawin po natin yung ibang way ng pagluluto ng everlasting. Bibigyan po natin ng konting twist. Ito po, inuna po natin itong sibuyas. Isunod na po natin itong 1 tablespoon na bawang. Kaya po, yung gantong para ng niluto ko para po doon sa mga tumatangkilik po sa channel natin para po madali lang sundan ang pagluto ng everlasting. Ito po, pag medyo po nagisa na natin ng konti, isunod na po natin itong ground pork. Sa lasa po, halos halos parehas din po yung traditional na pagluluto ng everlasting saka ganda po step by step na pagluluto. Ayan po, medyo hayaan po natin maluto yung meat ng konti.
Ito po medyo naluluto na po yung karne. Simpla na po natin ang paminta. Saka po itong iodized salt. Ito po, isunod na po natin itong carrots. Saka po itong bell pepper. Saka ito po natin ang green peas. Yung ibang Marikenyo po, gumagamit po sila ng chorizo Bilbao. Kung may available resources po, pwede kayong gumamit. Since dito po sa Polsom, bihira po makabili ng chorizo. Kaya ang gagawin po natin, magliligay na lang po tayo mamaya ng hotdog. Ito po, isunod na po natin itong alatin, sweet pecan relish, at least mga 1 tablespoon. Saka itong raisin po, pwede na natin isunod itong raisin. Yung iba po, naglalagay po sila ng crushed pineapple dito, saka keso. Pero ito po yung talagang traditional na pagluluto ng everlasting. Ganito lang po kasimple. Ito po, isunod na po natin itong tomato sauce. Ito pong small can na tomato sauce. Tapos, dagdagan po natin ng half a cup na tubig. Ito, antayin po natin mag-simmer.
ng at least mga 10 minutes. Habang hinihintay po natin mag-simmer itong niluluto, ito po, niluluto ko na po itong hotdog na isasabay natin mamaya. Pwede din po kayong gumamit ng Vienna sausage. Ito po yung regular hotdog dito sa California. Ito po, isabihin na po natin itong pinirito nating hotdog kanina. Ayan, nag-simmer na po siya. Medyo ikman po na natin itong niluto natin. Tama lang po. Pwede din po tayo magdagdag ng at least half teaspoon na sugar. Ito po yung mga pambalansi ng lasa. O gumamit po tayo ng brown sugar. To okay na po to. Hayaan po natin mag-cool down para po ilagay na natin yung itlog mamaya. Ito po, habang hinihintay po natin mag-cool down yung niluto nating everlasting, i-garnish po natin itong paglalagyan natin ng everlasting. Yung isang buong itlog po, hinati po natin sa dalawa. Tapos lagyan po natin ng bell pepper. Saka ito pong ito po para lang po sa pag itinaw po natin ng tray. Medyo may presentation po. Ayan po. Yung iba po, gumagawa po sila ng para pong flour. Kinokorte nila doon sa carrots. Ako po, ginagamit ko na lang po itong shredded na carrots. Ayan po. Basta maglagay lang po kayo ng pag sa lanera po, medyo malaki po yung space na malalagyan nyo. Since maliit lang po itong tray natin, kaya limited po yung decoration na gagawin natin. Normally, ito pong everlasting inahanda po pag may mga town fiesta sa Marikina. Hindi po makukumpleto ang fiesta pag wala pong handang everlasting. Sa ibang lugar po, tawag po nila dito jardinera. Pero iba po yung approach na pagluluto nila sa everlasting. Make sure na lagyan niyo po ng butter yung tray para hindi po manikit yung iluluto, yung i-steam natin mamaya. Ito po.
Antayin po natin na medyo mag-cool down ni luto, saka po natin i-transfer dito bago natin i-steam. Ito po, medyo nag-cool down na po itong niluto natin kanina. Pwede natin ito, ilagay na po natin itong limang perasong itlog na... Ito po, i-mix lang natin. Then, pag na-i-mix na po natin ng even, pwede na natin i-transfer sa aluminum tray. Ito po. Medyo huwag mo natin punuin para po ma-exacto natin doon sa limang tray na paglalagyan natin. Ito po, balutin na po natin itong aluminum tray ng aluminum foil. Ano na po siya, ready to steam. I-steam po natin siya ng isa't kalahating oras para maganda po yung pagiging formation. Make sure na nakover nyo po ng maigi itong tray para hindi po pasukin ng sa pag-i-steam. Ito po, i-arrange na po natin to sa steamer. Ito po, tama-tama po sa limang tray, itong laki ng steamer. Ito po, set po natin ng isa't kalahating oras. Mga ka-YouTubers, after po na-steam natin ng isa't kalahating oras, ito, luto na po yung everlasting ng Marikina. Ayan po, nabuo na po siya. Tara po, husga na po natin. Ayan po, maganda po yung pagkaka-molding niya. Ito po ang famous na everlasting ng Marikina City. Tara po, kain po tayo. Ang sarap. Bigla ako na miss ang Marikina City. Roland Ramos po ng team Birds and Beans Cafe. Hanggang sa muli pong pagkikita. Maraming salamat po.